So, sa akin na? Opo, opo, pass. Okay. Thank you. Tapos na ng trabaho. So, salamat. Salamat sa devotion at sa presence ng bawat isa sa pagtsatsaga. Pasensya na kayo. Last week, medyo tinablahan tayo ng sakit. Nagka-trangkaso ako. So, na-miss natin yung 1 week. So, mag-adjust tayo ng isang linggo. But anyway, I hope that everyone is doing good. At thank you sa patuloy na pagtsatsagaan nyo na ano, mag-aral ng salita ng Panginoon, no, kahit na online. Alright, so as I promise, we will enjoy our lesson by having a quiz. Karoon na tayo ng quiz. Ready na ba kayo? Ako. Ayan, amen. Ready na lang. Yeah. Excited na sila lahat eh. Paano ba natin gagawin yung quiz? Meron akong online na program, siguro familiar yung iba sa Kahoot. Wow, ka-excite yan. Narinig ko yan. Gamit na ganun sa training. Oh, ito na lang yung way natin para ano, mas ma-enjoy natin yung quiz, no? Ang purpose ko sa quiz, actually, mahilig ako magpa-quiz kasi una, para ma-review tayo, no? Pangalawa, makapag-focus tayo dun sa lesson natin. Siyempre, anyway, ito namang pag-aaral natin, obviously, more likely, nasa atin nasa responsibility natin kung paano tayo matututo, no? Alam ko, karamihan sa atin or lahat tayo ay matured enough, no, para mag-aral. So, para magkaroon tayo ng responsibility, meron tayong mga requirements. And part of that ay yung sa quiz. So, ang gagawin ko ay, lahat kayo may cellphone or meron kayong laptop, pumunta kayo sa Kahoot. Type nyo lang sa browser nyo, Mozilla o Google, kahoot.com. Kung nandun na kayo, hanapin nyo yung play. Okay. Sinong hindi nakakasunod? Salita lang kayo, kaya mag-type lang kayo dun sana. So, punta kayo sa browser. Type nyo Kahoot. Kahoot. Kahoot.com. Thank you, Brother John Madrid. Okay. Pag nandun na kayo, magsisend ako sa inyo ng code. Sensya na, meron pang ano eh. Okay. Ang code natin, paano ba siya share to? Pwede po i-type pa sa ano po? Sa chat, no? Sa chat po, opo. Okay. Ayan na. 5107643. Okay. So, inaantay ko lang yung ano nyo. Okay, yun na si Bricks. Tako na siya rito. Si Brian. Dami-dami to ah. Lagyan mo na tayong pangalan. Paano naglagay ng pangalan? Pwede ko siguro i-share yung screen ko, no, para makita natin yung ano. Ayaw ko, pass. Naka-disable daw yung ano. Pag-share ng screen. Sabi lang po. Opo. Okay, 27, 28. Bali, ano tayo po ulit ilalagay sa pin? Sa pin, nasa chat natin, 5107643. Ano po yung sa share screen, Pastor?
Okay. Sige. Ano ba naman ito? Ito na? Uy, asan ako? Ayun o. Asan ako dyan? Yun o. Sa baba na ako. Ayun. 37? May malis. At may bumalik. Ah, 38 na tayo lahat. Kung hindi na nadagdagan eh. Ayun, 39. 39. Pero pas nasa 50 tayo sa ano. Ah, sige, antayin natin. Yung 38 pa lang nandito sa akin eh. Oh, pero yung sa participants natin dito sa Zoom, 50 tayo. Huwag kayong ano, quiz tayo. Ano lang naman to, review lang naman to. Saka ma-enjoy natin yung ano, kaaral natin. Na 37 pa rin tayo. Sino pang mga wala dito? Ayun, si Michael. Lolo ko ba yung internet ko? Yun, 30, yun, 40 na. 10 na lang. Makaka-miss naman yung tunog na yan. Hindi pa natin. Yun, 41 na. Walo na lang, walo na lang. Lalakad na, lalakad na. Parang wala sila ara. Okay, 41. Oh, nabawasan pa ng isa. Ayun, pumasok na si Tere. Nakalimutan na daw niya kasi mag-join ng Kahoot. Guys, mga hindi pa nakapasok, punta kayo sa kahoot.com, no? Gamit yung browser nyo. Sa cellphone, pwede rin yan. Buksan nyo lang yung Google nyo or Mozilla. Tapos kahoot.com. Then, click play. Tapos, pasok nyo lang yung code na makikita nyo dyan sa screen. May siyampa ba? Siyampa? Kasi 41 pa lang yun nandito sa akin eh. Basta yung iba. 2 minutes.
Sige, antayin natin 2 minutes. Wala pa rin kung sino lang yun nasa room. So yun na yung ano natin. Pwede kayo mag-remedial. Mayroong request ng remedial eh. Kaso ano, essay type yung gagawin ko. Magka-hoot na lang kayo. Hoot na lang, oo nga. Pasok na, 2 minutes pa. Kinabahan naman ako dun sa pa-remedial ni Paz. Meron daw kasing mga hindi makakaten, kaya ano, nag-ano sila kung pwede na mag-quiz. So, yun nga, parang naisip ko gawin nating remedial, ano, essay type. Okay, last 1 minute. Ano yun po? Parang maraming nawawala na, ano ah. Ayan, 40 na ulit. 40 na. Ayan, 42 na. Nakapasok na. Yes, share lang ako saglit habang natin yung 10. All right. So we have 42 people dito sa room natin. So ang quiz natin dito ano lang naman, madali lang, it's a true or false, multiple choice. Yun lang naman yung gagawin niyo. Napakadali lang. Of course, yung scores mag-iiba depende sa bilis ninyo sa pagpili ng sagot. Okay? Okay. So ready na ba kayo? Siyempre, dapat ready na. So, simulan na natin ang ating quiz number 1. Here we go. Tingin ka sa screen, ha? Nakatingin ako sa Zoom. Kayo magbasa, guys. Kayo magbasa. Nandiyan sa screen yung ano, yung tanong, tapos pipili lang kayo kung anong shape o color. Okay. may sumagot ng pula, teleological argument. No, yung question natin ay proof of God, that is also known as first mover. So tatandaan nyo yung first mover natin, no? Actually, apat yung inexplain ko diyan. But yung tamang sagot diyan ay yung cosmological argument. By Thomas Aquinas, no. Yung first mover, matatandaan niyo, ito yung possibly na God exists because kung walang yung tandaan niyo yung bola na kung may dalawang ball, gumalaw yung isa o gumalaw yung unang ball, yun yung possible na explanation ay mayroong mover. No, so yun yung tinatawag na cosmological argument. So meron tayong naka 25, no? 25 na sagot ng nakasagot ng tama. Okay, next. Ready na? Nakikita niyo ba sa screen o meron diyan sa screen niyo lumalabas? Meron po. Wala nila pa sa Zoom titingin eh. Okay. Pero sa screen nyo ba may lumalabas na question? Yes po. Okay, good. So pwede nyo rin tingnan doon. Sa kung saan kayo komportable at makakakuha ng tamang sagot. Okay. Next question. Ay, sorry. Lumabas pala yung score. Okay, pinakamabilis sa atin si Brother Jeshu. Nice. Okay, ito yung top 5. No, may top 5 tayo. Bibilis nitong pumindot tong mga to ah. All right. Top Christian. Next question.
Bilis ah. Bilis. Wala ka sagot na agad lahat. So, tingnan natin ang sagot. Oops. Ang tamang sagot ay true. No, ang tanong ay dahil sa general revelation, lahat ng tao ay may pananagutan sa Diyos, no? Sinabi yan dun sa Romans chapter 1, no, verse 19 and 20, no. Yung general revelation, ito yung revelation ng Diyos through the natural means or yung creation. At sinabi doon ni Paul na sapat yun para i-condemn yung lahat. And therefore, may pananagutan yung sangkatauhan. And ang ating top 5, yun. Nangunguna pa rin yung si Jeshu sa si Yumi. No? And baka magkakadikit lang pala eh. Puro nasa 1,800. Okay, sabi rito, 6th place si John Client. Okay. Kapag umakbang siya. Alright, next question. Ay, mali. Ang bilis ah. Mali. Ang bilis ko na lamang mali ako. Mamadali ka pa, ha? Gusto mo yung top 1 pass. Okay, so yung classical argument ng proof of God that is also known as the watchmaker or intelligent design. Ang tamang sagot ay theological argument, no, from teleos meaning purpose, no, or design. So sinasabi diyan na yung buong creation mukhang may purpose, kumbaga hindi lang siya aksidente na nangyari kumpara doon sa proposal ng evolution, no. Kumpara doon ay kumbaga nakaayos yung sangkatauhan, no, o yung buong creation, yung mula sa design sa atin, sa tao, no, yung pagkakagawa pa lang sa atin nakita na rin na merong design. So kaya siya tinawag na watchmaker or intelligent design, no. So 32 yung nakasagot ng tama, mayroong nakasagot ng moral argument, no, 10 doon sa ontological. May sumagot pa rin ng cosmological. Okay, so, tingnan natin ang score. Uy! Nangunguna na si Yumi. Si Yumi na nasa ano ba? Mukhang si... Lupit ng apologist. Uy, natin. Okay. Si Cloyd pumasok sa top 5, oh. May ano kasi yan, may masteral yan sa apologetics. Alright, so next. Tingnan natin. Sunod na tanong. Question number 4. Mali yung napindot na naman. Pina-assignment ko to. Kung may gumawa ng assignment. Aba, dami yan na. No? Dami na kakuha. Galing, galing, galing. So, kasama yan sa assignment. Madadaanan natin ito mamaya sa lesson natin. So, tingnan natin ang score. Aba, umakit na yung 5 kanina. Bilis. Bilis ng bilis ng pagbabago ng scorecard natin, ah. Okay, next. True or false? Apakadali. True or false lang. Yun. Meron pa rin apat na nagkamali, no? Pero yan ang atheism. Sabi natin nung nakaraan or last meeting natin, no, yung A meaning none or not, then T
Theo means God. So that's actually a rejection. Doon pa lang sa ano sa tawag dito sa may etymology ng salita, makikita niyo na agad na it's a denial or rejection of a belief in the existence of a deity or God. Okay. So ngayon tingnan natin kung ano ng score. Aba, nagbago na naman. Pero kumakapit pa rin si Yumi. Galing ah. Okay, next. True or false na naman. Nako. All right. Uy! Ano nangyari? Kalahati. Kalahati ah. Mga kapatid, hindi kailanman pinatunayan ng scripture yung existence ng Diyos. Actually, it assumes God's existence. No? Kumbaga, hindi nito pinroof na merong Diyos kung hindi in terms of the scripture, ina-assume niya na nag-exist na ang Diyos. No? So, ang sagot ay true. Okay, tingnan natin ngayon ang score. Kalahati yun ah. Dami nun. Uy, nagbago. Galing. Okay, next. Top round. Oh, yan. True or false na naman. Yun. Okay. Meron pa rin apat na sumagot ng false. Ang theology noon ay considered as queen of the sciences. Whether we accept it or not, no? Although ngayon, sabi nga natin, bumaba na yung tingin sa theology. Hindi na nga siya kinukonsider na science kung hindi arts. pinag-aralan natin last time bakit bumaba yan at ano yung mga factors na nag-contribute sa pagbagsak ng theology as queen of sciences or a study of God in science. No? But good thing na 44 yung nakasagot ng tama. Right, next. Ito ng scorecard natin. Nangunguna pa rin si Arvin. Malaki yung pasabog ni Arvin. Ah. Okay. Next question. Bilis. Daming sumasagot ka agad ah. Ito na dali na. Okay. Okay, so na-discuss natin to last meeting din natin, no? Pinasadaan natin yung systematic theology. Meron tayong 8 na branches nito. Ito yung mga lessons natin or ito yung module natin, no? At yung tanong ko ay about end times, which is eschatology or eschatos, no? Yun yung Greek word niya. Ecclesiology is for church. Anthropology, man, anthropos, pneuma, spirit, no? And yung ibang branch ay soteriology for salvation, ano po yung na-miss natin dito? Ecclesiology, anthropology, soteriology, bibliology, yung nakaraang klase natin, and then theology proper, no? Doctrine of God. Okay, so ano nang score natin? Aba, lakas pa rin talaga ni Arvin. Okay, si Brian daw nakabalik na sa ano, sunod-sunod na tama. Right, next question, true or false?
Okay, nahati. Nahati na naman yan. Nahati na naman. No, may dalawang klase ng 80s, di ba? Pinag-aralan nalito natin last time. Nalito ba? Nalito ba kayo? Dalawang klase ng 80s. Yung practical, saka yung, ano yung isa? Tandaan nyo ba? Tandaan nyo ba yung isa? Theoretical. Yun, theoretical. Tama. Yung isa, yung theoretical, ito yung naka-base sa reasoning. No? Based on their logic, based on their reasoning, understanding, no? hindi nila mapatunayan na merong Diyos. No? Ang practical atheist naman, maybe in their reasons, they believe that there is a God, but in terms of their life, sa kanilang pamumuhay, there is no God. So, yun yung practical na atheist. No? Posible na naniniwala siya na merong Diyos, pero sa buhay niya, hindi mo makikita na merong Diyos. Alright. Kalahati yung ano, at mababa yung nakakuha ng, I mean, mas mababa yung kalahati, no, na nag-agree dun sa false. Alright. Next question. Ah, sorry. Ito pala yung score natin. Lakas pa rin ni Arvin talaga. At sinasabi na si, ba't hindi lang prophecy nito ni Kura Babashak. Shocking. Ang lakas ng ano niya. Alright. Last three question. Bumagal yung pagsagot, ah. Hindi ko naintindihan yung mga pagpipilian, eh. Ay, ano ba? Galing, ang galing. Marami pa rin nakakuha ng sagot, no? So, pinag-aralan natin last time, tinignan natin bakit bumaba yung pagtingin sa theology. Sabi nga natin, Queen of Sciences yung theology, di ba? At ito yung mga factors na dahilan bakit siya bumaba. Yung una, yung ministerial training, inihiwalay siya sa mandate ng church, no? Naging professional siya, no? Tapos pangalawa, inayon siya sa kultura ng professionalism or professionalization. Katulad na lang nung yung kumbaga may mga degrees katulad ng doctors, yung mga professionals natin, ginawa rin nila yung mga theologian na ganun. Na dati, of course, they were training theologians para ma-fulfill yung mandate ng church, no? And then yung pangatlo ay bumaba yung interest ng maraming churches sa theological discussion bagkos na uwi siya sa pragmatism, no? Na-focus siya dun sa result, no? So kaya bumaba din siya. So ang wala diyan at hindi natin diniscuss ay yung itong pang-apat, no? So magaling yung 22. Tingnan natin kung anong score. Aba. Maangat si Mark. Okay, so ito pa rin yung ano natin. Nasa top 5 natin. Last two questions. True or false? Okay. Meron pa rin sumagot ng iba. Ano? Hindi solid yung ano natin. Dun sa Romans chapter 1, no, verse 19 to 20, kung saan ni-reveal ng Lord yung sarili niya at alam ng sangkatauhan yun. Pero sabi dun, dahil sa kasalanan, no, dahil sa corruption, ay hindi nila kinilala ang Diyos. So, sabi nga ng mga theologians, tulad ng bawa ni Augustine, no, the reason why may denial ng Diyos ay dahil parang nagkaroon ng amnesia yung tao, no, dahil sa kasalanan. At ganoon din yung sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 na lahat ay nagkasala, walang nakaintindi, walang nagganap sa Diyos, no. So
Ang sagot dyan ay nakalimutan talaga ng sangkatauhan yung sin. No? I mean, yung Diyos dahil sa sin. Alright, last question. Ito na ang score natin. Same pa rin. Makakabul pa yung iba. Ay, napakadali naman ito. Okay. Walang sumagot ng ano, University of Santo Tomas. di ba meron tayong diniscuss doon na mga universities, no, na originally ay tinatag para sa ministerial training, no? Nandun yung Harvard, Princeton, etc., no? Yung dalawa diyan, yung UST, obviously dito yan sa Pilipinas, yung PTS diyan yan sa may NASMA. Wala sa US. Yung Stanford, bagong gawa lang yan ng university, dedicated para sa, actually it's a family ano, university. But ang tamang sagot ay yung John Hopkins University. Alright, so that's our quiz for today. Tignan natin ang top score. Ooh, si Alvin. Okay. At si Laika sa pangalawa. At ang ating top one, aba, matindi. Nakabul pa rin si Arben. Okay. At ang runner-up natin, si Mark saka si Elsie. Okay. So yung mga score na to, nakaka-record naman to dito sa akin. Ipopost ko na lang siya dun sa ano natin. Alright. Salamat sa participation nyo. That would be all. Uwi na ba? Yun. Congrats po. Okay, so punta na tayo sa lesson natin. So yun ang maganda sa quiz natin. May konting pressure plus may konting review. Nag-enjoy ba kayo? Amen, pass. Yes po. Yes po. Alright. Stress din. Time pressure eh, no? Okay, so ngayong umaga, pasalamat tayo sa Lord at discuss natin ulit yung pangalawang lesson natin. So last week, tiningnan natin yung kalagayan ng theology sa mga pag-aaral. Ngayon naman ay sa lesson 2 natin, it's about... Mali yata ako nang sinishare. Okay, kita niyo yung screen ko? Yes po, Pas. Okay, so ang tatalakayin natin ngayon ay yan, knowing God. No? Knowing God. So, isa to sa mahalagang discussion when it comes to theology proper. No? Posible ba nating makilala ang Diyos? No? Ang tao ba na nahulog sa kasalanan ay may kakayahan na makilala ang lumikha sa atin, no? o ang Diyos? So, yan yung mahalagang tanong na dapat ay maintindihan ng lahat ng mag-aaral ng salita ng Diyos. No? Bago tayo dumako dyan, tingnan muna natin yung dalawang extremes or dalawang ideology na, nasa magkabilang panig. No? Una na dyan yung agnosticism. No? Galing yan sa salitang Greek na gnostic, which means knowledge. And then yung tawag dito yung negative word na a, or prefix, so agnosticism, no, galing din yun dun sa salitang kanina yung atheism, no, a denial of God. Dito naman pag literal translation, denial of knowledge. But philosophically speaking, pag sinabi nating agnosticism, it is a view God
of the divine or the supernatural is unknown or unknowable. Another definition provided is the view that human reason is incapable of providing sufficient rational grounds to justify either the belief that God exists or the belief that God does not exist. So according sa view na to, para tong kapatid ng atheism, no, more likely mga agnostic, parang atheist sila. But of course, sa atheist, nandun yung full denial that God is not existing. No? Pero sa agnosticism, sinasabi nila na hindi nila based sa human reason or sa logic, hindi nila ma-prove kung nag-exist ba ang Diyos o hindi. No? Walang, kumbaga, walang pruweba, no, sa parehas na camp. Mapapatunayan mo ba at hindi mapapatunayan. So, yun yung agnosticism. So, kumbaga, imposibleng malaman ang tungkol sa Diyos. Yun yung ibig sabihin yan. Yan yung unang idea sa kabila. Sumunod ay yung scholasticism, no? Parang eskwelahan to, eh, no? Pero ang scholasticism, ito yung philosophical systems and speculative tendencies of various medieval Christian thinkers who, working against the background of fixed religious dogma, sought to solve a new general philosophical problems as of faith and reason, will, intellect, realism, and nominalism, and the probability of the existence of God. Initially, under the influence of the mystical and institutional tradition of patristic philosophy, especially Augustinianism, and later under that of Aristotle. So, ang sinasabi dito, ang scholasticism is actually a combination of Greek philosophy saka ano saka theology, no? At karamihan ng mga medieval theologian natin or yung church fathers, sila Augustine, Aquinas, more likely ay naapektuhan at or ito yung philosophy na ginagamit nila, no? Karamihan sa mga medieval theologians, no? During the time of patristic period, ito yung gamit nila, no? Ang problema lang dito, inintegrate nila yung Christian theology sa Greek philosophy, no? And more likely occupied sila sa proofs of God's existence and rationality, no? Remember yung cosmological argument, yung mga classical proof of gods from yung kay Aquinas, yung mga bishops nung panahon na yon, more likely nandiyan sila na-occupied yung i-prove yung existence ng Diyos, no, using rationality. So ang problema diyan, more likely it's a reflection and you know, philosophical speculation na sabi nga, divorce from devotion. Kumbaga, parang intellectual more likely yung scholasticism, eh, no? Dahil nga involved siya sa rationality, hindi na bibigyan ng diin yung devotion sa Diyos. So yan yung problema diyan. Kumbaga, intellectual lang yung pag-aaral tungkol sa Diyos. No? Kaya nga isa sa objection dun sa classical proof of God existence is hindi yun yung kumbaga, oh, mayroong Diyos, pero iba yung Diyos na pinipresent ng scripture, no? Ibang Diyos yun. It doesn't prove na yung Diyos ng Biblia ay yung Diyos na pinuprove ng mga classical evidence. Yun yung isa sa objection dun sa classical proof, no? So the problem with scholasticism, hindi ito nagbubunga ng pagkamangha at relationship sa Diyos katulad nung sa Diyos ng scripture, no? Yan yung problema dun sa dalawa, no? And we try to meet tong nasa gitna, no? The question is, can we really know God, no? Let us be reminded, sinabi sa Isaiah chapter 55 verse 8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, merong difference, may malawak na pagkakaiba
distansya ang Diyos saka yung sangkatauhan. But the question still remain, pwede ba nating makilala ang Diyos? Yes, ang sagot natin dyan. Yes. Yes, ang sagot natin. Bakit? Because God revealed himself. No? God revealed himself. Sabi ng isang article sa Reformation 21, Christianity is a religion of revelation and our God is a God who reveals himself. Yan yung kaibahan nung Christianity sa ibang religion, no? Sa ibang pananampalataya. Sa atin, we believe that we can know God because God chose to reveal himself, no? And it's a blessing na sa ating creation, no? Tayo na mga tumalikod sa kanya, nagrebelde sa kanya, kinalimutan siya, ay pinili niya na bumaba at abutin tayo sa paraan na makikilala natin siya, no? And that's the reason why, yes, we can know God, no? Because God chose to reveal himself. Okay, so there are two ways of God's revelation. I'm sure na pag-aralan na natin to sa bibliology, but reviewin lang natin, no? Dalawang paraan. May nakakatanda ba sa inyo nun? Paano ni-reveal ng Diyos yung sarili niya sa atin? Meron? Anyone? General revelation. General revelation, saka? Special revelation. Yun, special revelation. Thank you din sa mga sumagot, no? So yeah, general revelation, when we say general revelation, we mean yung pinakilala ng Diyos yung sarili niya through his creation, no? Doon sa kanyang nilikha, no? Yan yung tinatawag natin na general, no? Or natural revelation, no? Huwag niyo kakalimutan, no? General revelation, no? Kasi sa sangkatauhan, nagpakilala siya. Ito yung tanong kanina na dahil dyan sa general revelation na yan ay may pananagutan yung sangkatauhan. Tinan nyo ito ulit, no? Sa Romans chapter 1:21. Sabi dyan, although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. So, because of God's revelation, lahat ng sangkatauhan, alam nila na merong Diyos pero hindi nila siya kinilala. No, but instead, sabi ni Paul, they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. So, yan yung sinasabi ko kanina na yung sin na apektuhan yung sangkatauhan. No? So, technically, hindi sapat yung general revelation to save us. Although, it condemns yung mankind, no, sapat yun para kundinahin yung sangkatauhan because God exists, no, and this I think answers yung question na alam niyo ba yung tanong dati na paano raw yung mga hindi naabot ng gospel, halimbawa yung mga nasa liblib na lugar, no, hindi nila narinig yung gospel, masisave ba sila, makokondem ba sila? Ang sagot ng Romans chapter 1:21 diyan, yes, because God revealed to them, no, so they are responsible sa kanilang kahihinatnan, no? And sa Old Testament, ganun din yung sabi ng Psalmist, no, sa chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork. So parang ito yung sinasabi natin na cosmological theological argument, no? Pinapakita nung creation na merong Diyos, na merong powerful na Diyos. Although of course, there's a limitation on knowing God when it comes to general revelation, no? sabi nga natin, kasi syempre, nalimutan ng tao yung sangkatauhan. So, kaya meron tayong pangalawang means of revelation, which is yung special revelation. Sino nakakalam ng special revelation? Ano yung special revelation? Yung ba yung may bilog na pula? O kulay dilaw na bilog? Oh, Pawe na. Okay. Special revelation, it means special, no, na pagpapakilala ng Diyos. What do I mean by that? Before that, tingnan muna natin yung isang philosophy or idea na may kinalaman sa special revelation, no? Ito yung deism, no? Galing yan sa Latin naman na Deo, no? God.
parang kapatid sa ng TESM, no? But ang DSM, alam nyo ba, is ano yung definition ng Wikipedia, the philosophical position that may nagluluto na. As a source of religious knowledge and asserts that reason and observation of the natural world are sufficient to establish the existence of a supreme being or creator of the universe. So yung DSM, basically, nire-reject naman nila yung scripture o yung special revelation na ito or yung mga idea about God from religious knowledge, no? And they believe that yung general revelation ay sufficient, no, para i-explain o ipakita yung existence ng isang supreme being or ng Diyos, no? Yun yung deism. Pero in terms of practical application, alam nyo ba ang mga deist, no? Sabi ng gotquestions.com, deism is essentially the view that God exists. Okay, they believe that God exists but that he is not directly involved in the world. No, hindi siya nakikialam sa mundo. Deism pictures God as the great clockmaker, no, who created the clock, wound it up, and let it go. A deist believes that God exists and created the world but does not interfere with his creation. Deists deny the Trinity, the inspiration of the Bible, the deity of Christ, miracles, and any supernatural act of redemption or salvation. Deism pictures God as uncaring and uninvolved. In other words, ang deism, although they believe that there is a God, ang God na to, after niyang likhain yung mundo, binigyan niya to ng sariling kakayahan to function on its own, and then he left yung creation na yan para mag-exist siya on his own. So, kumbaga, yung God nito, nandun lang siya sa malayo at nakatingin siya sa, kumbaga, hindi siya nakikialam sa takbo ng ano natin, sa takbo ng panahon natin. No, yun yung deism, which is obviously ay kontra sa scripture, no? Kaya nga yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang ngawa, ang gawa, nasa Diyos ang gawa, ay ano ba yun? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So actually it's like a deistic, no, motto, no. Kumbaga pinapakita nung naggawa lang tayo ng gawa, no, at nakasalalay sa atin yung result nun, no. That's a deistic view, no. And siguro some of you first time tong narinig, pero itong deism na to naging popular to nung 18th century, 19th century, lalo na sa mga intellectuals dun sa US saka sa Europe, no. Here are some deists, no, popular na deists. yan. Kilala nyo ba yan? Kilala nyo yan? Napoleon po. Galing. Yep. He is the Emperor of France. No? Si Napoleon Bonaparte. Ito, kilala nyo? That's Thomas Jefferson, third president of US. No, pangatlo siya, no, na presidente. At panguli, kilala niya yan? Taas na ng hairline niya, no? Kakaano yan, kakasaranggola. Kilala niyo ba yan? Si Benjamin Franklin, no? Kilala siya sa tawag na ang unang Amerikano or the first American. Si Benjamin Franklin, alam natin na marami siyang na-invento, no? Siya raw yung naka-discover ng electricity, no? Scientist sa statement. Actually, most of these or most sinasabi nila na yung karamihan ng mga founding fathers ng America are these instead of Christians, no? Kala natin they are Christians but some of them or most of them are these, no? Alam niyo yung dollar, yung pera ng mga yung dollar ng sa US, di ba meron dong pyramid o yung tawag na the Great Eye? Yung pyramid tapos merong mata. Nakita nyo na yon? Yes, Pastor. Picture nito. Actually, that's a deist, no? A deist God. Kumbaga, pinapakita nun yung ano ng Diyos. No? So,
Yan yung DSM. And biblically speaking, we believe of special revelation that God is active in our history and sa redemption. No, we believe in a God na active sa kasaysayan natin, saka sa pagliligtas sa atin. No? So, we have two proof of special revelation, meaning yung activity ng Diyos sa kasaysayan against deism and yung incarnation. No? And later on, ito na yung sinasabi natin, the written word of God. No? Yung ginawa ng Diyos sa history, saka yung sa redemption. No? So, sa history, we believe, no, we know that God revealed himself to Noah, Abraham, Moses, and Israel. Kay David, no, makita natin yung Diyos na bagamat kataas-taasan ay inaabot pa rin yung kanyang nilikha. So, makita natin siya na active siya sa pagtupad dun sa course ng history. No? Nandun siya at kumbaga ginagabayan niya yung fulfillment ng pangako niya. Like for example, yung proto-evangelium o yung promise Messiah sa Genesis chapter 3. Kung saan nung sinumpa si yung Ahas at pinangako yung blessing na dudurog dun sa ulo niya, that's what we call proto-evangelium, yung redemptive history dun nagsisimula. I mean, sa history nagsisimula siya at pinapakita rin yung fulfillment nun. From Noah to Abraham, to Moses, to David, hanggang kay Jesus, no, yung na-fulfill na yan. So, lahat ng yan, makikita ninyo, kumikilos ang Diyos sa kasaysayan natin. Active siya sa experience ng sangkatauhan. Hindi siya yung God na aloof o God na nag-aantay lang kung ano yung magiging action ng kanyang creation. Hindi. He is a God. He is the God na active sa ating karanasan. No? And secondly, sa incarnation, no, yung redemption, no. We know sabi sa John chapter 1:1-2, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him and apart from him nothing came into being that has come into being. At sinabi dun sa verse 14, ito yung sabi natin, active siya sa history, active siya sa pagliligtas. The Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. So, dyan pa lang makikita natin yung pagkilos ng Diyos. Nagpakilala siya. He is the Word and he became flesh. Ito na yung naging tao, yung salita. No? Same din sa John, sinabi dyan sa chapter 17, verse 3, this is eternal life that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, nandiyan yung mission ng Panginoong Yesus, ipakilala ang Diyos. No? At para mangyari yan, ay pinadala niya ang anak, no, ang Panginoong Yesus, para maipakilala ang tunay na Diyos. No? Paborito itong gamitin ng Iglesia ni Cristo. No? Hindi ganun yung interpretation natin dyan. pero sinasabi dyan na para makilala natin ang Diyos, nandiyan yung desire niya na makilala natin siya at pinadala niya, ibinigay niya ang kanyang anak, no, upang gawin yan. And then sa Hebrews chapter 1 verse 1-2, God after spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in his Son, whom he appointed heir of all things, through whom also he made the Word. So dito makita natin yung pagpapalit nung itong latter times or latter days kung saan ang Diyos before nangungusap through a mediator, yung mga prophets. But sabi diyan, in the last days, pinadala niya mismo yung anak. And yung sinasabi dun sa John chapter 1, he became the Word became flesh. So, ito na yung sinasabi natin na si Jesus, Diyos mismo yung bumaba at nagpakilala sa atin. Kaya nga, di ba, ang isang pangalan ng Panginoong Yesus ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us. And yung mga turo ng Panginoong Yesus ay tinuro niya sa mga disciples, sa mga pinili niya, at yung mga pinili niya ay nagturo
no? At nangaral sila sa iba't ibang mga bansa at naabot tayo noon yung kanilang yung turo ng Panginoong Jesus na sulat sa scripture, no? At yan yung tinatawag natin ngayon na special revelation. And then sa Colossians chapter 1, ganun din, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. So kita niyo yung presentation kay Christ, no? The image, yung Diyos na hindi nakikita, si Kristo 'yon, no? 'Yun yung sinasabi diyan ni Pablo sa Colossians, no? Point is, since God revealed himself, that means he is knowable, no? We know that we can know God because God revealed himself. And so he is knowable, no? So we have two ways of God's revelation, the general revelation, which we can know God na there is a supreme being, a powerful, magnificent, awesome, intelligent, no, na Diyos. But of course may shortness or kakapusan doon, no? That's why there's a special revelation, no? Sa creation we can know God. There is a being who created everything, a powerful God. Of course, mamamangha tayo doon. But sa special revelation, doon natin nakilala yung Diyos na mapagmahal, Diyos na tapat, Diyos na mapagkalinga, na puno ng kahabagan, no? Puno ng pagmamahal sa makasalanan. Kaya mahalaga na balansehin natin yung dalawang yan, yung general revelation at special revelation. And that's the reason why we are so thankful na sa kabila nung hindi tayo karapat-dapat dahil sa pagtalikod natin sa Diyos, God chose to reveal himself specially, no? Especially sa pamamagitan ng anak, no? Kaya nga doon pa lang thankful na tayo, eh, no, na nagpakilala siya sa atin. Hindi lang kumbaga hindi niya tayo iniwan na walang direksyon o walang patutunguhan. Nagwo-wonder sa purpose ng life, sa meaning ng life, sa purpose ng pupuntahan natin. But God, no, chose to reveal himself. At syempre, alam natin na hindi naging madali yan. Bumaba siya sa kanyang trono, namuhay na katulad natin. Sabi nga ni Pablo, namuhay na katulad ng alipin, ipinako dun sa krus. No, namatay siya doon sa cross. Ganun yung Diyos na nagpakilala sa atin sa kasaysayan at nasulat sa ating Biblia. And with that, doon pa lang ma-amaze na tayo sa revelation na yun ng Diyos, no? So, as a biblical presentation, mga kapatid, may thought na kailangan lang natin ilagay sa isipan natin, no? Although God is knowable, but let us remember that God is incomprehensible, no? God is incomprehensible. Doesn't mean na we cannot comprehend God or hindi natin siya maiintindihan. Hindi 'yun yung ibig sabihin. But ang ibig sabihin lang ng God is incomprehensible, this is a Christian doctrine na importanteng maalala natin at maintindihan. It simply means that although God is knowable, we cannot fully understand God or fully comprehend him or comprehend him exhaustively. No, hindi natin 'yun magagawa. No. Sinasabi ng Biblia, there's still a distance, no. Yung biblical language diyan, yung man cannot see God. No. For sure nabasa niyo na yung ibang mga texts patungkol diyan na hindi pwedeng makita ng tao ang Diyos. No. Let's say for example sa Exodus 33:20, but he said, "You cannot see my face, for a man shall not see me and live." So, hindi raw pwede makita ng tao ang Diyos dahil pag nakita siya, mamamatay siya. No? Same din sa Leviticus, the Lord said to Moses, "Tell Aaron, your brother, not to come at any time into the holy place inside the veil before the mercy seat that is on the ark, so that he may not die." Kita niyo yun? "So that he may not die, for I will have appear in the cloud over the mercy seat." So, sa Old Testament, ganun ka nakakamangha yung presensya ng Diyos na tipong, sabi nga nila, pag nalapit ka doon, talagang mamamatay ka.
no? Of course, sa experience natin, totoo yan eh, di ba? Ewan ko lang kung naobserbahan ninyo, every time we try to pray, no, and we sense God's presence, if mapipil mo kagad dun yung sinfulness mo, makikita mo kagad, no, if you're deserving or not. Kumbaga, parang andun kagad yung pagtingin mo, pag-aalangan mo na hindi ka karapat-dapat. Nandun yung ganong thinking. Kumbaga, innate sa atin. No? Kasi nga, yun yung reality. No? That man cannot see God. No? Talagang, there's something on God's presence that will consume us kung talagang makikita natin siya, no, in our naked eye or in our experience. So, that's why, sinabi sa Old Testament, no, walang makakakita sa Diyos nang hindi mamamatay. Ganun din yung sabi ni John, no one has ever seen God, the only God who is at the Father's side, he has made known him. He has made him known. That's the Lord Jesus Christ. Same with Apostle Paul, sa letter niya kay Timothy, sabi niya, who alone has immortality, who dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see. So nandun, sabi din sa New Testament, no, ni Apostle John, ni Apostle Paul, na walang makakita sa Diyos, no. So itong mga text na to, it simply means that there's an infinite gap between God and man, no. And the implication of that, this prohibits idolatry because it is forbidden, no. Meaning yung implication nito, mga kapatid, no, dahil ang Diyos ay malayo, ang distansya sa sangkatauhan, sa nilikha niya, hindi siya pwedeng i-represent ng kahit anong bagay dito sa creation. That's the reason why dun sa Ten Commandments, yung commandment na you shall not make for yourself a curved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth, it actually undermines God. Kaya bawal yung any representation or idolatry kung tawagin natin. No, kasi nga malawak yung diferensya nung Diyos at ng sangkatauhan o ng kanyang creation, no. So that's for the man cannot see God, no. The second one is man has but a small knowledge of God. Nababasa niyo ba? Babasa nyo? Anyone? Yes po. Okay, thank you. Chine-check ko lang, baka na-rapture na kayo dyan eh. Okay, so man has but a small knowledge of God. So man cannot see God. Pangalawa, kahit anong mangyari, ay hindi natin makikilala ng buwang Diyos dahil kaunti lang yung nalalaman natin tungkol sa Kanya. No. Again, we base our knowledge on what God revealed. So kung ano lang yung pinakita niya, yun lang yung malalaman natin, no. And to look at that, sabi ni Job, no, sa chapter 26:14, behold, these are but the outskirts of his ways, and how small a whisper do we hear of him, but the thunder of his power, who can understand? And then same with Psalms 139 chapter 1, makita nyo dun sa verse 6, such knowledge is too wonderful for me, it is high, I cannot attain it. Yun yung confession nung psalmist, no, na nakakamangha at napaka layo nung knowledge na yan ng Diyos, no. Of course, he's referring dun sa knowledge ng Diyos regarding sa mankind, no, sa pagtayo natin, kung gaano niya tayo kakilala, no, at sinasabi niya na hindi natin ma-attain yon. So ganyan yung diferensya ng Diyos sa atin, no. And then pangatlo, God is in comparable to man, no. Before we move dito sa pangatlo, naalala ko yung isang book na nabasa ko dati ng new believer lang ako regarding sa knowing God, no. Sabi nila, it is like, you know, trying to understand a man. No, ganun daw yung distansya ng
Parang ganito yung distansya ng Diyos sa tao para maintindihan natin siya. No? Kumbaga yung langgam ay pinipilit intindihin kung sino ba yung tao o ano yung tao. Of course, we know na although may isip yung mga langgam, but I'm sure you know, they cannot fully understand kung paano nagpa-function yung isang tao. Parang ganun daw yung yung tao sa Diyos. No? At bukod doon, of course, we know na hindi talaga may kukumpara yung Diyos sa tao, no? Sabi diyan sa Isaiah 40 chapter 40 verse 18, to whom then will you liken God or what likeness compare with him? So wala talaga. Tinatanong diyan na kanino ba makukumpara. So parang hypothetical yung tanong na yan ni Isaiah, but of course, obviously walang makakapagkumpara sa Diyos sa kahit anong nilikha, no? Ganun din yung sinabi niya sa chapter 46, no? To whom will you liken me and make me equal and compare me that we may be alike? So it's God who's asking, no? Saan siya may kukumpara? Of course, wala, no? And sabi nga ni R.C. Sproul, no? Siya sa kilalang theologian, Presbyterian na theologian, no? At pumanaw na siya, I think last 2 years, no? Or last year. Sa piling na siya ng Panginoon, but yung writings niya, malaki yung influence sa maraming mga current or contemporary reformed, no, or reforming ng mga Christians, no. At ito yung sabi niya regarding diyan sa understanding or incomprehensibility of God, no. Sabi ni R.C. Sproul, human beings are finite creatures, so our minds always work from a finite perspective. We live, move, and have our being on a finite plane, but God lives, moves, and has his being in infinity. Our finite understanding cannot contain an infinite subject. Thus, God is incomprehensible. This concept represents a check and balance to warn us lest we think we have captured altogether and mastered in every detail the things of God. Our finitude always limits our understanding of God. So, dinidiin lang dito ni R.C. Sproul na limitado tayo, no? We have a finite mind, that's why we act, no? We think, no? Nang may limitation. But compared to God, who is infinite, of course, hindi natin siya maintindihan. Sabi nga niya rito, that gives us a balance or yung maging humble tayo na kailanman hindi natin talaga maiintindihan ng buo ang Diyos. Again, we can only know God based on His revelation. Now, the good thing is, despite that God is incomprehensible, now, again, doesn't mean na hindi natin siya maiintindihan kung hindi natin siya buo or fully na maintindihan, but God is still knowable, no? So tingnan natin tong knowability of God, no? And again, si R.C. Sproul, sabi niya, God remains incomprehensible because he reveals himself without revealing everything there is to know about him. So although God revealed himself, hindi niya ni-reveal lahat, no? So hindi natin alam yung buong pagka-Diyos ng Diyos, no, yung kung sino siya, yung buong persona niya. Let's say for example, yung sa Trinity pa lang, no, it's still a mystery sa maraming theologians, no. Sa atin, it's still a mystery, but probably we will know that pag na-meet natin siya or hindi, but you know, kung ano yung ni-reveal niya sa atin sa scripture, we humbly accept that, no? And but again, no, hindi pa rin natin, meron pa rin mga secret things that belong to God, no? Sabi nga ni R.C. Sproul, citing Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever. So sa Reformation po, marami tayong ma-encounter about God, no, especially sa mga wills niya. There are ang tawag natin yung parang ang tawag dito, oxymoron, no? may mga oxymoron yung parang magkakontra. Alam niyo yung oxymoron, halimbawa layo lapit, ganun.
sa dulo ng walang hanggan. Yun yung mga oxymoron, you know. May mga ganitong na-reveal sa scripture. Like for example, yung two wheels of God, something like that. May mga ganyan na ni-reveal sa scripture and hindi natin kayang i-reconcile. May mga pagkakataon na yung limitado nating isip, hindi natin siya ma-reconcile. But talaga nung sinabi ko, or sinabi sa Deuteronomy, na yung secret things belongs to our Lord God. No? So, sabi nga ni R.C. Sproul, it's not as if we have no knowledge of God, or as if we have consummate knowledge of God. Rather, we have a working knowledge of God that is useful and crucial for our lives. So, that's what is important, no? Yung knowledge of God, yung nireveal niya yung sarili niya, and that's a working knowledge na kapaki-pakinabang sa buhay natin. So, we cannot know God exhaustively, but we can know Him truly and genuinely. And we may categorize concepts about God as being true according to revelation or false. So, against agnosticism, against deism, we have this knowledge na based on His revelation. And we can categorize yung concepts na yan about God, no, based dun sa kanyang revelation. No, kaya nga, it's important to know God according to His revelation, which is the scripture. No. Kaya alam nyo ba sa systematic theology, ang unang-unang lesson ay yung bibliology? Because, you know, yung revelation ng Diyos ay dun sa scripture. That's the obvious reason. Bakit siya bibliology muna bago theology? No, kasi yun yung pinaka revelation ng Diyos. And if you don't accept the scripture as God's revelation, magkakaproblema tayo. No, magkakaproblema tayo. Kaya yan yung munang in-establish sa mga seminary. No. So, the good thing is because God wants His creation to know Him, no? Ito yung gusto ng Diyos, kaya nagpakilala siya, kaya merong scripture, kaya merong revelation, no? Sabi niya sa Jeremiah chapter 9:23-24, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Napakaganda nung sinabi dito ng Panginoon, no? Kung meron man tayong ipagmamayabang, hindi yung kaalaman natin, hindi yung kapangyarihan natin, hindi yung kayamanan natin, kung hindi nauunawaan natin siya o nakikilala natin siya, no? Yun yung nais ng Diyos, no? Kumbaga, nandito yung sa kabila ng kalayuan ng Diyos, kabanalan ng Diyos sa atin, nandun yung kanyang desire na makilala tayo at makilala natin siya, no? At yun daw yung dapat natin na hanapin. Kaya nga, knowing God means having a personal knowledge with Him. Just want to make that clear, mga kapatid, no? Knowing God means having a personal knowledge with Him. When I say personal knowledge, did not mean having an academic knowledge, no, yung idea lang o rationale lang, katulad ng mga theologians na wala namang relationship sa Panginoon, katulad ng mga scholars sa Biblia, sa New Testament, sa theology, but they don't have knowing or personal knowledge sa Panginoon. Remember, sabi sa Romans chapter 3, no, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No, yan yung condemnation dun sa mere knowledge, no. Kaya nga si Paul sa kanyang ministry ng sa kanyang mission, sabi niya sa ikalawang sulat niya sa mga taga Corinto, chapter 4, sabi niya, therefore having this ministry by the mercy of God,
we do not lose heart, but we have renounced disgraceful and underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word. But by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. And verse 4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ our Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Napakaganda nung sinabi dito ni Paul sa kanilang ministry. Hindi sila gumamit nung mabubulaklak na salita. Sabi niya nga dyan, yung underhanded ways, no, yung cunning, para hindi matamper yung salita ng word, yung salita ng Diyos. No, kung hindi, sabi niya, ay pinaset niya ang Panginoong Jesus, no, hindi yung sarili nila. Kaya nga, may kita ninyo sa presentation ni Paul, hindi siya yung tipo ng pinipresent yung God dahil sa husay niyang magsalita o dahil sa mga miracle. Kung hindi, makikita niyo dyan yung presentation niya, plainly, ang Panginoong Jesus. No? Dito sa verse 3 and 4, makikita niyo na binulag ni Satan ang mundo para hindi makilala ang Diyos. Kaya nga, marami yung tumalikod. Marami yung hindi kumikilala sa Diyos. No? Sabi ni Paul, to keep them from seeing the light. No? The God of this world blinded yung sangkatauhan. And sa verse 5 to 6, makita niyo yung tungkulin natin as a church, yung ipangaral yung gospel. Dahil ito lang yung liwanag sa sangkatauhan na magbibigay, no, magmumulat sa mata ng bulag na mundo patungo sa ating Diyos. Kaya importante rito, yung presentation ng gospel ay dapat ay tama. No? In other words, para makilala ang Diyos, kailangan ng saving knowledge of God sa pamamagitan ni Kristo. Yung saving knowledge of God. So, doesn't mean you studied theology, you have knowledge about God. Probably, memorize mo yung mga verses sa Bible, nagbabasa ka ng Biblia, but that doesn't mean you know God. You need to have a saving knowledge of God to know Him. To know Him. Para fully maintindihan natin o makilala natin ang Diyos. Yun yung kailangan natin. And this is what is missing sa modern presentation ng gospel. No? Dahil nga sa kagustuhan ng maraming churches ngayon na dumami yung membro, lumaki yung simbahan, financially maging stable, iba't ibang means yung ginagamit nila. Decisionism, emotionalism, no, pragmatism, which is opposite sa sinabi ni Apostle Paul, no. Pansinin niyo halimbawa yung mga testimony ngayon, 'di ba? Yung testimony ngayon, more likely yung sarili yung ipinapangaral. Ano yung ginawa ng Diyos in terms of financial, in terms of emotion, in terms of relationship, no? Pero sabi ni Paul, when it comes to presenting the gospel, sabi niya ganoon, hindi yung sarili nila yung ipinapangaral nila, kung hindi si Kristo, no? Si Kristo. And mahalaga na ma-recover natin 'to sa evangelism natin ngayon, no? Ngayon, ang ginagamit yung mga celebrities, 'di ba? Parang mas powerful pag kilalang tao yung nagpi-present, no? Pag celebrity yung nagpi-present, katulad nung sila Manny Pacquiao, no? Yung mga celebrities natin, no? Parang pagdating, pag kinukumpara yung celebrities versus dun sa ordinary Christian, parang ang iniisip agad ng marami as may mas powerful yung presentation ng gospel kapag celebrity. Mali yung ganitong thinking, no? Lagi nating isaisip na it's the gospel that can save yung sangkatauhan, hindi yung testimony natin, hindi tayo, no? Not even Apostle Paul, sabi niya nga, it's the Lord Jesus. No? So, we have to recover that sa ating gospel presentation para magkaroon ng saving knowledge of God.
No, sabi nga ni Apostle Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, his purpose, no, sa pag nanais niya na i-share yung gospel even dun sa pinaka-remote na bahagi ng mundo nung panahon na yon, which is yung sabi niya nga barbarians, no. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So, pag tinignan niyo pa yan, nandiyan yung sabi niya, yung obligation niya na i-present yung gospel. Bakit? Kasi, kumbaga, wala yung pinagkaiba sa sitwasyon natin ngayon na ang buong mundo ay nasa pandemic, no? Assuming isang araw na discovery mo yung makakapag gamot sa COVID, no? Yung makakapag-prevent sa iyo sa COVID, mas effective pa siya sa kung anumang vaccine na meron ngayon. Kasi ikaw naka-discovery nun, no? Hindi mo ba siya ibabahagi, no? Kung alam mo yung paraan para ma-prevent, masugpo yung nakakamatay na virus, no? Of course, syempre nandun yung desire mo na i-share yun, no? Obviously, nandun yung pagnanasa mo na ibahagi yun. Yan yung same na nararamdaman ni Apostol Pablo nang matagpuan niya yung gospel. Alam niya na sa pamagitan lang nito, ito lang yung kapangyarihan o tanging paraan para magligtas ng tao. That's why nandun yung obligation niya na abutin yung sangkatauhan. No? Na kung wala yan, ay walang pagliligtas. No, kaya nga importante na magkaroon niyan para para makilala natin ng Diyos ng totoo. No, kasi sabi nga natin, kahit kilala ng tao ang Diyos sa kanyang creation, even people experience God's actions, activities sa buhay nila, they saw God's miracles, hindi pa rin sila naniniwala sa kanya. No, yan yung sinabi dun sa Romans chapter 1:21. Although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. Kitinan nyo yung direct na revelation na yan, yung harapan na rebellion against God, no? They knew God, but they did not honor him as God or give thanks to him. They became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. So in other words, that saving knowledge, mga kapatid, is faith. Yung pananampalataya, yan yung paraan na hindi nakikita. Yan yung pinili ng Diyos para makilala natin siya. Yung saving faith, yung pananampalataya, no? And 3 points I would like to conclude, no? First, ito yung pagtatama ng Diyos sa tao dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. So, bakit pananampalataya? No, bakit pananampalataya? Kasi sabi nga, no, gustong hiyain ng Diyos yung sangkatauhan dahil sa pagtalikod nila, open rebellion sa Diyos, no. Pangalawa, sinasalungat nito yung paraan ng mundo, no, para hiyain sila, no. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. So, kakaiba yung pinili ng Diyos na paraan. Kakaiba yung mga tao na pinili ng Diyos. No? Kaya nga, ang pananampalataya, ang hindi nakikitang paraan, yan yung piniling paraan ng Diyos. At pangatlo, ito ay paglalagay ng buong pag-asa sa Diyos. Ito yung saving faith. Ito yung trust, no? Ito yung hope mo ay ibinato mo tanging sa Diyos lamang. At kapag yan yung ginawa natin, nalululuhati ang Diyos dahil sa pangangailangan at pag-asa natin sa kanya. No, kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Napaka sarap balikan itong verse na to, no? Yung biyaya ng Diyos sa atin,
no, kahit hindi tayo karapat dapat, napakadaming mas mababait sa atin, matitinong tao kung tutusin sa standard ng tao, but God chose us, no? Tayo, kumbaga sabi nga ni Paul dun sa mga taga Corinto, yung mga weak, yung kumbaga sa society nasa baba, no? Kasi yun yung wisdom ng Lord, no? And para hindi tayo magyabang at fully ibigay natin yung tiwala sa kanya. So mga kapatid, mga mag-aaral, no? Ito yung hamon ko sa bawat isa ngayon, no? I understand you want to study theology, but do you have the saving knowledge of God? Do you have that personal knowledge of God? Do you have a relationship to God? No? Yan yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kahit anong lesson ang gawin natin dito, kahit anong dami ng doktrina pag-aralan mo, kung wala ka niyan, hindi mo makikilala ng buo ang Panginoon. I hope na you have that saving knowledge of God. And as assignment, mga kapatid, ito yung para mas magkaroon pa tayo ng idea about sa saving knowledge, I want you to read Charles Spurgeon's sermon on saving knowledge. No, saving knowledge. If you can find it sa Google, here's the link. Maybe I can share this dun sa chat room natin mamaya. But you can actually Google it. Just type Charles Spurgeon's sermon saving knowledge. Dadalayin na kayo dyan sa link na yan. Okay, so what I want you to do is submit a Tagalog outline. Again, Tagalog outline, ha? And a reaction. No? Reaction. Gawin nyo to sa dalawang pages lang. Times New Roman yung font size 10. Okay? So, I hope na hindi lang tayo nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Bagkos, ay ma-establish pa yung relationship natin sa Kanya. Maraming salamat at magandang araw. Amen. Maraming salamat po, Sir Oliver, sa ating pong lecture ngayon. Alam ko kung ang bawat isa ay nahamon sa ating pong pinag-aralan ngayon. Ibahin mo muna yung wall sa pagitan ninyong dalawa, which is yung knowledge about God. No? So, if you know, nag-aral ka ng, let's say, apologetics or polemics, alam mo yung mga basic na yun, alam mo kung paano siya haharapin. At syempre, iba rin yan kapag nakausap mo ay ordinaryong manggagawa. No? So, alam mo kung paano mo ipipresent yung gospel kapag mas marami tayong alam. Kaya nga, ito yung kagandahan dito sa training ng RDI. Gusto namin na i-train kayo sa yung basic ng systematic theology, no, para nang sa ganun ay maging kagamit-gamit tayo when it comes to presenting the gospel, no. So I hope that answers your second question. Then thirdly, ibig sabihin hindi na pwede siya magpahin iba pang biblical truths maliban sa gospel. I think that answers that question also. So yeah, not necessarily limited. Kumbaga, pag sinabi natin gospel, John 3:16 lang yung ipipresent natin. Not really. Again, iba-iba yung need ng tao, iba-iba yung klase ng tao, iba-iba yung sitwasyon ng tao. If we have, you know, mas maraming knowledge, mas madali natin, kumbaga, maisasagot o mairi-relate yung gospel sa kanila. Kumbaga, yung bottom line, nandun pa rin sa gospel presentation, yung need ng salvation. Pero, of course, meron pa rin yung sinasabi natin yung contact point. I hope that answers your question. Thank you po, Pastor. Parang medyo follow-up question lang, Pastor, no? Kasi medyo naging issue to dati sa social media. Siyempre, wala namang ibang lugar, no? Kapag, parang ano, ang sakit daw sabihin na Calvinism is the gospel, kagaya ng sinasabi ni Spurgeon. Kumbaga, ang Calvinism ba o yung mga iba't ibang facets ng doctrines of grace, pwede mo ba siyang banggitin
sa gospel presentation or sa evangelism? For me, ang way para i-separate siya sa theological term, kasi parang pag sabi mo lang Calvinism, medyo nagre-react na yung iba, no? Tawag dito, we believe that ang presentation ng gospel or ang biblical presentation ng gospel ay yung tinatawag natin na doctrine of grace or Calvinism sa theological term. But pwede naman nating kumbaga gamitin yung concept ng doctrine of grace instead of using theological term. No, tulad halimbawa nun, yung salitang doctrine of grace, mas maganda siyang pakinggan kaysa sa Calvinism. Kasi pag sa Calvinism or tulip, medyo tataas ka agad yung ibang ano, nila, no? Pero pag sa mong doctrine of grace, medyo, di ba, iba yung dating niya. So, okay. Yung reality nung bawat points doon, let's say, yung bawat points doon sa ano na yun, pag pinresent mo siya sa scripture without using yung mga terms theologically, pakita mo yung scriptural basis natin, I think acceptable siya sa tao, like yung depravity of man, yung pagpili ng Lord, no, na kasi pag dun pa lang sa pagpili, napakagandang topic na yon, na dahil sa depravity, di ba, tapos yung kamatayan ni Kristo, etcetera. So again, I think yung theological terms kasi ang madalas na nagiging hindrance bakit may mga ganong objection sa ano, sa presentation. Okay po. Thank you. So sana na ano, naliwanagan na yung na nagtanong. So ako rin. So yung next question po, is it acceptable to God that humans know God but still commit sins and yet doing their ministry for Him? If it's not acceptable, then maybe that's one reason humans forget God when they sin. Okay? Ano po kaya ang ano? Teka lang, i-spark out natin ito ah, kasi meron din siyang implication, you know? Okay. It is acceptable to God that human knows God, but it still commits sins and yet doing their ministry for Him. Okay. Ang gusto ko i-clarify dito sa question is, yung bang human na tinutukoy dito na kilala yung Diyos and yet nagko-commit ng sin, I think you're referring to a Christian, right? Christian na yung human dito is yung Christian. Because if it's an unbeliever or non-Christian, of course, hindi siya acceptable, as well as yung sa ministry na sinasabi natin, no? But of course, God can use even un-Christians or yung mga hindi Christian. Sinasabi, halimbawa, si John Wesley, yung founder ng Methodism, ginamit siya ng Lord sa marami niyang sermon, no? Because of head knowledge, na hindi pa siya convert, no? Actually, doon siya sa ano niya eh, during sa isa sa mga preaching niya. But prior to that, marami na rin, kumbaga, naniniwala sa kanya, no? That means, you know, God can use even unbelievers, no? But to answer yung question, is it acceptable to God? Of course, we know yung God's mercy. Sabi nga doon ni Paul doon sa Jars of Clay, no? Nandun yung ano, nandun yung mercy ng Lord, yung paggamit niya sa atin, no? Sa alam naman ng Lord yung kahinaan natin, alam ng Lord yung kung sino tayo at ano tayo, no? Nandun pa rin yon, and hindi yun makakahadlang para gamitin tayo ng Lord, no? But of course, generally speaking ha, kahit ano pa tayo, pwede tayong maging kagamit-gamit sa Lord, no, sa ministeryo niya, at accepted tayo ng Diyos, no? But of course, merong syempre may mga ministries na obviously kailangan talaga ng mataas na standard, no, in reproach. Yep, mataas na standard. Like for example, yung pastors, no, mga teachers, may standard yan na of course possible na hindi sila pwede dun sa ministry na yon if
you know, nagko-commit sila ng public sins or that sins hinders their ministry. So, but generally, yes, ang Christian kahit na nagkakasala ay pwede pa rin maging gamit sa Lord. And of course, wala naman tayong kilalang Christian na hindi na nagkakasala, di ba? Tama naman din yun. Okay po. So, teka lang, hindi ko ata nasagot yung pangalawa. Okay. I think dito sa pangalawa, not for Christians, no? Hindi sa Christian. But yung sin na sinasabi dito is for unbelievers. Technically, yung wala pang relationship sa Lord. No, dun, yun yung sinasabi sa Romans chapter 1, no, na they forgot forgot God dahil dun sa sin, no, na kumbaga na tampered yung memories natin about God. That's why tawag yan, nalimutan natin siya, lumalakad tayo against his will at nasa rebellion tayo. Opo, siguro yung kasi pag sinabing yung tanong po kasi parang ano, baka napapaghalo yung sin sa unbeliever tsaka sa believer. So yung sin kasi sa believer, syempre ano, nire-repent natin, pinagsisihin, kinagagalitan natin, pero sa believer kasi ini-embrace. So yung pong next question po ay number 3, what are your thoughts about po extra biblical revelations? Ito yung ano, continuationist. Of course we believe sa sola scriptura, no? Teka lang ah. Saglit lang po. Kasi pastor, mas ano to, mas malapit to sa knowing God dahil nanggaling na kay Lord to. Sorry. Meron lang kumatok sa pintuan. So, yep. Regarding dun sa question na extra biblical revelations. All right. Sorry. So, regarding dun, sabi ko nga, I believe sa sola scriptura, no? Pinag-aralan natin 'yan doon sa bibliology natin. Implication ng sola scriptura, of course, dahil sa completeness ng revelation ng Lord, kung ano lang yung nakasulat, yun lang yung revelation ng Diyos, no? And yung ibang mga biblical extra biblical revelation ay hindi natin itinuturing na revelation sa Diyos, no? Katulad nung sa continuationist, no? Although yung continuationist, I think meron silang ibang argument diyan na nakaayon sa scripture, but again, yung revelation ng Lord or reliable na revelation ng Lord ay kung ano lang yung naisulat. Okay po. So ang parang concern kasi pastor, pag audible voice, talagang galing kay Lord to, knowing God to ng mas matindi. I don't think we can validate that, no. Hindi ko matandaan kung si John Bunyan ba o si Jonathan Edward yung merong ganitong klaseng experience, no. Para nakakarinig siya ng audible voice, no. Pero yung attitude niya towards dun sa written word of God, lahat ng yun, lahat yung experience niya, binavalidate niya doon sa pamamagitan ng salita ng Lord. At madalas ay critical siya doon sa naririnig niya, no? Kung totoo man o hindi. The point is, no, not necessarily yung audible voice ay mapagkakatiwala natin. Napakadelikado noon. How will you know if it's God's voice or makabay ibang bumubulong nasa kabila?
5 walang station. Oh, di ba dalawa daw yan eh? Merong angel sa kanan, tapos demon sa kanan. Okay po. So, yun po. Conclusive naman yung sagot ni Pastor. So, question number 4, sabi, what will happen to those people who have never heard of the gospel? A sincere question. They may have a knowledge na may creator, pero they don't really have a full knowledge about the gospel of Jesus Christ. Sabi ni R.C. Sproul, to condemn people for not having the light of or knowledge is a gross injustice. If God condemns such people, He would be unjust. Na po, di ba? Pero sabi naman sa John 14:6, Jesus lang ang only way to the Father. So ang question ko po, how can we reconcile these two ideas? What's your stand on this matter? Okay, I'm not sure ano yung context nung sinabi ni R.C. Sproul na gross injustice, no? But, I believe na lahat ng Reformed theologians or Reformed theology in general believe na yung general revelation is condemnatory, no? Yung hard truth diyan ay walang sinner ang deserving sa kahit anong blessing, even hearing the gospel, kung tutusin, no? I think, yeah, si Pastor na wala tayong nagsabi na ng direkta, no? Even walang tao, walang sinner, no, na deserving na marinig yung gospel. So, it's not injustice on God's part, no? But again, no, yung sinfulness ng sangkatauhan, andun yung sabi nga ni Paul ay yung direct na rebellion or open rebellion ng tao, bagamat they know God, they choose, no, pinili nila na lumaban o magrebelde sa Diyos. So, and that's enough para i-condemn sila, no? For us, it's a blessing na marinig natin yung gospel, no? At yun na nga yung sabi din sa John 14:6 na sa pamamagitan lang ng gospel talaga tayo masisave. Opo. So maganda po siguro na ma-share natin, no? O kahit sino man sa atin makapag-research kung ano yung context noon, kasi mukhang ang context yata noon, gross injustice talaga. Kapag iko-condemn mo ng walang knowledge. Pero parang sinasabi dito ni R.C. Sproul na kasi nga lahat may knowledge, kaya hindi siya injustice. Exactly. Kaya nga yung general revelation is actually a knowledge, no? Sapat yun na knowledge para i-condemn yung tao. Okay po. So, question number 5. Since lahat ay may access sa general revelation, so related po, paano naging accountable sa Diyos yung mga hindi nasakop ng revelation if di naman reveal sa kanila in the first place? So, related to Pastor San. Actually, parang nasagot na eh. Oo, nga. Yun nga, yun yung sinabi ko kanina, sabi ni Apostol Pablo na yung open rebellion ng sangkatauhan, although they knew God, no, nakita nyo doon, alam nila yung Diyos pero hindi nila kinilala. That's an open rebellion eh. Kumbaga, alam nila pero tinanggi nila. Kumbaga, nandun yung denial nila. So, sapat yun para maging accountable yung tao, no, sa kasalanan. Ang kagandahan lang sa special revelation, saving revelation yun eh. Yun na yung gospel, no? Yun lang yung paraan para maligtas yung tao. Pero in yung problema sa general revelation, condemnatory talaga siya. Okay po. So sa question number 6, sa unreached tribes daw, so related po rin, pa rin po. Unreached tribes, we know merong maraming generations na mga tribe na ilang taon nang di pa napupuntahan ng mga missionaries. Is it safe to say that those generations are not elects? To answer the question directly, I don't think it's safe to say na hindi sila elect, no? Pagdating sa election, again, ang election ay kasama sa secret things of God. Hindi natin yun malalaman, wala tayong access, no? Hindi natin masasabi, no, kung elect sila o hindi, no? Kasi ang
magde-determine naman yan pag ando na tayo, no? So, yeah. Okay po. May additional question pa po ba? Ito, may nag-chat, sabi, regarding sa extra revelation, siguro special revelation yung sabihin. Somebody said, extra biblical revelation, if it is the same with what the scriptures say, it is not necessary. And if it contradicts the scripture, it is to be rejected. On that basis, extra revelation is not needed. Okay, parang nagko-comment lang pala siya. Hindi siya nagtatanong. So, I think, ang nagsabi nito ay si John Owen, J.I. Packer, and many more. Marami nag, yan. Tama naman yun. Okay po. Hindi mo na kailangan nung kung same din sa scripture, di ba? Actually, ang scripture, kinoconsider natin siya na revelation. No? Kapag sinabi natin na revelation, kailangan siyang bago siya. No? Dati siyang wala. No? Kaya nga hindi revelation yung masasabi yung mga tawag dyan, extra-biblical o yung mga extra-biblical revelation ngayon. Kasi di naman siya bagong So, dun pa lang sa criteria na yon, di siya maituturing na revelation. So, yan. Hindi mo siya kailangan. Tama. So, kung wala na pong question, meron na lang pong isang additional question. Parang lang to. Pero medyo malayo rin, pero interested yung isang listener na student natin at siguro yung lahat na rin. Ano po ba yung mabibigay niyong material or any advice to understand or to study the history or yung actual paano ba to? Yung history mismo ng resurrection ni Christ, kung paano siya validate as actual event in history. Actual event in history. Teka lang ha. Nag-iisip ako eh. More likely mga apologetics na books or references yan or systematic theology. Either sa Christology, sa Christology more likely pag systematic theology. Pero ako dati kasi may nabasa ako na maganda yung kay Lee Strobel, A Case for Easter ata ang title nun. Booklet lang siya. Isa yun sa kumbaga magandang naging impact sa akin kasi apologetics yung approach niya. Tawag dito, yun din yung nagpa-convert sa kanya, parang testimony niya yun about sa naging conversion niya. Kasi kung hindi nyo kilala si Lee Strobel is an atheist, no? Ang nangyari sa kanya, yung asawa niya na engage sa Christianity. So, para yung asawa niya matigil sa yung parang siya yun, naging active yung asawa niya, parang baga, sa isip ni Lee Strobel, alam ko journalist siya no, para matigil yung asawa niya, kaibangan niya, gusto niyang i-dispute yung mga claims ng Christianity. So dun siya nag-investigate sa resurrection, no, yung validity ng resurrection. So tinignan niya yun sa iba't ibang kaparaanan. Alam natin ng mga journalist, mga expert yan sa research, di ba? So ginamit niya yung expertise niya. And then instead na ma convert niya sa atheism yung asawa niya, baliktad yung nangyari. So yun sa masasabi ko na magandang book regarding doon sa resurrection ng Panginoong Jesus. Okay po. Thank you po. So, actually yung mga resources po tungkol sa history, sa resurrection, correct me if I'm wrong, Pastor, no? Parang sa iba't ibang klase ng sa iba't ibang klaseng grupo ng mga apologists, syempre may mga iba-iba silang parang forte, prisop yung iba-iba, evidentialist. Parang hindi na sila medyo magkakakampi sila about sa historicity ni Christ. Kasi syempre parang empirical evidence yun . Wala namang kailangang i-prove doon na may prisop, may ganto. Oo, so, oh, naman.
hindi big deal yung sa ano eh. Kasi ang presuppositionalism, hindi naman nila tinatanggi yung mga evidence, no? Which is obvious naman sa New Testament. So, yeah, maganda pa rin pag-aralan yung historicity nung resurrection ng Panginoong Jesus. Kasi sabi ko nga, ako, yan yung talagang, kumbaga, last ground ko eh. Kung babagsak man ako sa pananampalataya ko, mabura yung idea ko o yung proof or reality ng resurrection ng Panginoong Jesus. So, kung mamamaster mo yan, makukonvince ka dyan, I don't think, kahit anong problema bumangga sa'yo, pag naisip mo yan, hindi ka masiswave sa pananampalataya mo. Amen. At dahil meron tayong buhay na Panginoong Jesucristo na example natin sa prayer, tayo po ay mag-close sa prayer. At after po noon, tayo po ay mag-photo op po. So tayo po ay manalangin. Ay Panginoong Diyos, maraming salamat po aming Ama sa patuloy niyong kabutihan sa aming buhay, sa ganitong klaseng venue na kami ay nagkakatipon sa iba't ibang parte ng Pilipinas at iba't ibang parte ng inyong kami ay nag-aaral ng mga katotohanan patungkol sa inyo at kung paano ka namin makikilala na kami ay makakatagpo ng kaligtasan sa inyo. Patuloy niyong gamitin ang mga kaalaman na ito upang kami ay magkaroon ng apoy sa aming puso na kami ay magbahagi ng salita ng Diyos at abutin ang mga nawawala at patuloy na gamitin din ang mga pag-aaral na ito upang pagtibayin at itaguyod ang pananampalataya ng aming mga kapatid sa aming mga kanya-kanyang iglesia. Patuloy kaming nananalangin sa inyo na kami ay palakasin nyo sa anumang pagsubok na aming buhay at maging ground ng aming pananampalataya ang realidad na meron kaming Diyos, na kayo ay isang Diyos na nakipagtipan sa amin at kami ay may full confidence na kayo ay tapat sa inyong tipan. At tuloy kaming mihingi ng gabay at ng mihingi ng patuloy na pagpapala para sa buhay ng aming lecturer na si Pastor Oliver. Puro niyo siyang gabayan, palakasin sa kanyang mga endeavors at magpatuloy pa kami sa pag-benefit sa kanyang mga study experience at sa kanyang ministry. Sa aming pagko-close, kami po ay nag-expect pa rin na i-bless nyo sa susunod na linggo ng aming pag-aaral. Tuloy kami naming pinupuri at pinapasalamatan itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.